In this episode, I will answer questions from our popular video na Senyales at Sintomas ng Pagbubuntis Part 1 and Part 2. Kasi nga, ang dami-daming nagtatanong, ang dami-daming nagko-comments, and some of those ay na-answeran ko na, pero meron pa rin mga mangilan-ngilan na natitira at yun ang sasagutan natin ngayon. Beautiful mamas and papas, welcome to Mama Graziel channel. Sa mga baguhan pa at hindi pa nakasubscribe sa ating channel, I kindly click that red subscribe button and switch on the notification bell para ma-update ka sa mga uploads natin o kung meron tayong bagong video na i-upload. Alright, that's what I've said. We will answer questions from our popular videos na Senyales at Sintomas ng Pagbubuntis Part 1 and Part 2. Also, in this video, we will say hello to our beloved subscribers na palaging nag-aabang sa ating mga video at nag-request ng pa-shoutout dito sa ating Mama Graziel channel. Simulan natin kay Mama Zel Lozano. Hi, Mama Zel Lozano. Thank you for always watching our videos. And Mama Michelle Bustos na palaging nag-aabang kung meron tayong bagong uploads. Thank you so much for the appreciation. Also, kay Mama Lourdes Bongao or Bongao. I hope I pronounce it right. Para sa mga topic suggestions na isinuggest, thank you so much, Mama. And also kay Mama Miss G, our kapwa Bisaya. Mama Miss G, thanks always for watching and for everyone. And if you would like na ikaw naman ang susunod nating banggitin or i-shoutouts, kindly comment ka lang dyan sa comment section. And I swear, i-shoutout kita sa next video natin, alright? And ito yung lumang cellphone para answer, para makita ko yung comments separately. Kasi yung isang cellphone nandiyan sa camera, obviously. Okay, sisimulan natin sa comment. Hello po, ma. Update lang po. Last week po, nag-PT ako twice. And tig-dalawang PT po yun. Negative po. Then today din po, negative. Sa tingin niyo po ba, delay lang po siguro. Then, if may hap di po sa akin noon, wala naman po. Masakit lang po ng konti noon. Alright, this is an update. Kaya medyo kailangan i-backtrack natin yung first comment niya para malaman natin yung dahilan or yung pinaka-topic. And I can see here, mahaba siya. Hindi na natin masyadong babasahin kasi sobrang haba niya. Since nag-PT na si Mama na negative ang resulta nito at siya ay delayed na, ibig sabihin nito, Mama, ay hindi ka buntis. Tama nga yung pag-aakala natin na baka nasugatan ka lang ng time na yon, since sabi mo nung time lang na yun humapde, kaya baka nagkaroon ng konting dugo ng pagpahid mo. Ang maganda mong gawin dito, Mama, ay check mo yung isang video natin na other reasons kung bakit delayed yung menstruation. Kasi panahon ngayon, ha, papansin ko, aming mga kababaihan na nadidelay yung menstruation, siguro na rin sa, dahil sa stressful na yung mundo ngayon. Basta, meron pa kasi mga ibang factor na nakaka-apekto sa menstruation natin. Kaya, yun nga, yung ginawa kong video, kindly watch that, Mamas and Papas, para malaman nyo din yung iba pang rason. Okay, next question. I will not say the name to protect your privacy. Ma, ako po, halos 1 year na kami nag-aantay na magka-baby. Every month, tuwing sasakit ang ulo ko, puson ko, ay pag lumalaki yung dibdib ko, in-expect ko na buntis ako, pero hindi pala. And ngayon lang po na delayed ng 1 week plus hindi sumakit ngayon ang dibdib at puson ko, which is kakaiba. Kasi before, bago ako magkaroon, sumasakit dibdib ko, pero ngayon wala talaga. Nag-PT ako, pero afternoon yun eh, and negative ang result. Okay, pag ganitong mga sinasabi na ang tagal nang naghahantay, tapos hindi nagkaka-baby, ang first kong tinatanong palagi is kung regular ba ang cycle. Kasi, ito yung parang patunay. Pag regular ang cycle mo, patunay na okay yung ovulation mo monthly. Kapag hindi regular yung cycle mo, ay ibig sabihin, there's something wrong inside. Hindi ko naman sinasabing delikado, pero merong hindi tama eh. Kasi hindi nga siya regular na dumarating yung cycle. Kasi nga, cycle siya, paulit-ulit siya dapat mangyayari every example, every 28 days, every 29 days, every 24 days, ganun. Dapat paulit-ulit siya na magsistart sa menstruation, follicular phase, ovulation, luteal phase, uulit na naman siya sa menstruation. Dapat ganyan yung cycle natin. Since ito nga, sabi ni Mana, hindi pa siya nabubuntis for a longest time. Yun, Ma, ang una mong gagawin ay i-check mo muna yung kung regular menstruation mo or hindi. Kung hindi regular ang menstruation mo, I suggest na magpa-check up ka sa OB to find out ano ba yung reason.
ano ba yung source ng pagka-irregular ng menstruation mo. Kung regular ka naman, ay same pa rin, pa-check up ka pa rin na bakit hindi kayo nakakabuo ng mister either. Ikaw or si Mr. ang kailangan mag-adjust or kailangan na magpagamot kung kinakailangan. Next natin na comment ay, hello po, sana mapansin niyo po, February 1 to 5, nagka-mens ako, then Feb 25 to 27, dinugo. Regular po ako ngayong March, hindi pa po ako dinatnan, then I have signs na parang masakit at lumalaki yung dibdib ko, at bloated po ang tiyan ko. Then nag-PT ako pero it came out negative, sana mapansin niyo po, salamat. Okay, so with this situation ma, dumating yung mens mo ng twice sa February, right? February 1 and February 25. Okay na siya. Yung February 1 mo na mens ay para that month. And then yung February 25 mo na mens ay pasok na siya sa parang March mo. Kasi I can see here na yung cycle mo based sa February na mens mo, yung cycle mo ay 24 days. So you have to count 24 days again from February 25. Tapos mag-count ko ng 24 days sa time na yun darating yung mens mo. Nung time na kinoment mo to, hindi pa ika-24 date yun ang cycle mo. Kaya hopefully by this time nagka-mens ka na. Kung hindi pa, then you can take PT. Kasi too early pa nung nag-take ka ng PT nung time na yun, kaya negative. So pag hindi pa dumarating yung mens mo by this time, kindly mag-PT ka ma and then let me know sa comment section. Next natin na comment here. Hi ma'am, ask lang, may possible po ba mabuntis bago ang mens? Limbawa po, anong sa akin, last Feb 17 to 22 po last mens ko. Po, ngayon, expect ko po ay March 17 ang sunod, pero last March 11, 13, and 15 nagkaroon po ako ng contact. Until now, March 19, wala pa po. Alright, pag sa mga ganito na obviously delayed ka na, lalong-lalo na kung regular menstruation mo, ang lagi kong sinasabi at kino-comment dito ay mag-PT agad. Yun, kasi yun lang yung magko-confirm sa atin kung positive ba na buntis or hindi. Next comment natin dito, hi po, new subscriber niyo po ako. I just wanna ask po, nag-commence po ako ng February 25 to March 1 and March 2. Nag-stop po yung mens ko ng March 3. Nag-contact po kami ng araw na yun kasi 3 years hindi umuwi asawa ko. Posible po ba na bumuntis ako noon kasi mabilis po ako mapagod, kaunting lakad lang, hinihingal at ang dami kong nararamdaman sa katawan ko. Nag-PT po ako pero malabo yung isang line pero parang may shadow po siya. Thanks po. Alright, with this ma, I can see here na may mens ka pa or at least may mga spots pa na nag-contact kayo. Usually yung mga time na yun ay safe pa. Kaya pwedeng hindi ka mabuntis. Pero kung nag-contact pa kayo after noon for many days, and of course, may chance na. Pwede mo nga rito na nag-PT ka na may isang line, may faint line na lumabas, my advice here ma is kindly take another PT again in the morning, yung first P mo in the morning para concentrated pa. Para ma-confirm natin kung ano ba, kung evaporation line lang ba to, kung false positive or talagang positive na buntis na. And then let me know sa comment section kung ano yung kalabas. Another comment here, ate, madalas po akong mahilo pero yung suka hindi po. Parang may nakabara sa lalamunan po, ganon. Pero, ganon po. Pero may nangyari sa amin ng partner ko. Okay, with this ma, I'm thinking or I'm guessing na nagtatanong ka kung posible bang buntis ka. Kulang ng information to ma, pero kung babasihan natin sa mga nasabi mong mga sintomas na nararamdaman mo, I cannot say na science ba ito ng pagbubuntis kasi pwedeng magkakasakit ka lang. And also, I don't know kung na-delayed ka na ba or delay na yung cycle mo. Kung delayed ka na, I would suggest you take PT para malaman natin yung kung ano ba yung resulta. Pero with these symptoms, I cannot really guarantee na buntis yung ganitong mga nararamdaman. Next natin na comment ay, paano po pag nag-mens ka lang po ng 2 days, kaso it's very konti, lumabas. Tapos before ako nag-mens, may konta kami ng asawa ko. Paano po yun? May chance po ba na mabuntis ako? Alright, mama, with this, I will ask you first kung normal lang ba yung 2 days na menstruation sa iyo. Kung hindi ito normal, pwedeng isa tong sinyales ng implantation bleeding, kaya I would ask you na mag-take ng pregnancy test, urine pregnancy test, para malaman kung ano yung resulta or ano yung sagot. Another one here, hello po, parang yan din po yung mga nararamdaman ko po ma'am, wish ko po mabuntis na almost 6 years din po kami, po namin pinapangarap. Oh, sana nga matiwala lang, and kung hindi pa rin mabuntis by this time,
I would recommend you na magpaalaga ka sa OB. Pero hopefully, ma, tiwala lang. Next natin na commenter here. Po, hindi pa po ako nag-PT, ma'am. Pero pwede po ba mabuntis ako? Again, this is another update comment. Kaya, kailangan natin i-backtrack. Yan. So, ma, hindi ka pa nag-PT. I would say, PT ka muna. Kasi, anytime na may konta ka, tapos regular yung cycle mo, ay may chance talaga na mabuntis ka. Kaya, take muna ng PT, ma, alright? Next question. Hello po. Normal lang po ba na huminto ang regla pagkatapos magtalik? First day period niya is February 26. Second day, February 27. Patak-patak. No sexual pa. Third day, wala na pong period. First time po magtalik po. May chance po ba na mabuntis? Alright. Okay, again, I will ask kung normal lang ba na ganun lang kaikli yung cycle ni partner mo. Kung hindi, nga normal na yun, ay kailangan ipa-check na para malaman kung bakit ganun. Kung ang pagtatalik naman ay right after pa ng menstruation, usually safe pa yon. Pero hindi ko rin masasabi na 100% sure na hindi mabubuntis. Kasi may chance at may chance talaga na mabubuntis. Kaya hintayin natin kung madidelay ba this month, which is very soon na, kasi February 26, and anong day na ngayon, I think delayed na, or soon, in few days, madidelay na siya, then kindly take PT para malaman. Hi po, magtatanong lang po sana ako, kasi nung November pa ako delayed. Wow, that's a long time. Hanggang ngayon, nag-PT ako, positive. The second PT ko is negative, tapos pangatlo kong PT ay positive. Di ko alam kung buntis ba talaga ako, kasi di naman masyado lumalaki. Tummy ko, sana po masagot. Alright ma, November was a long time ago. So, dapat, nung nag-positive ka nung time na yun, ay nagpa-OB ka na to find out para ma-ultrasound ka na, ma-TVS ka na kung kinakailangan. Kasi ilang months na nakalipas yun. Hindi lahat ng nagbubuntis ng, lalo na yung mga first-timer, ay lumalaki yung tiyan agad-agad. Like me, pagka 6 months pa siya lumaki. So, ma, I will say na magpa-OB ka na para malaman. Sabi mo, nag-negative siya one time. Pwedeng dahil lang yun sa PT or something else, but your last PT was positive. Kaya I would say na positive na buntis ka, go to your OB para ma-refer ka ng ultrasound. Another question here from our regular commenter. Napapansin ko na, alam niyo ba pag palagi kayo nagko-comment kahit sa ang video natin ay para nakikilala ko na kung sino kayo, kung sino yung mga subscribers natin. It's so nice. Okay, this is our regular commenter, I can say that. Hello po ma'am, ask ko lang po, nag-make love po kasi kami ng girlfriend ko po kanina. Then sa loob niya po, yun, pinutok. Then ngayong hapon po, sumakit po niya sa kabalakang. Sinyalis po ba na mabubuntis siya? Sana po manotice niyo po ako nung March po, last period niya. O kaya dahil sa ovulation, kaya masakit po niya. Alright, okay, hindi agad-agad nararamdaman kung mabubuntis that day, right? Then and there, hindi agad-agad yun magkakasign or magkakasymptoms. Itong pagsakit ng puso ng kababaihan ay napakaraming pwedeng dahilan nito. Pwedeng darating na yung mens mo, kaya ka nagka-cramps. Pwedeng constipated ka, kaya ka nakakaramdam ng cramps. Pwedeng bloated ka, kaya may ganitong sakit na nararamdaman. So, hindi siya guarantee na ang pagsakit ng puson ay senyales na mabubuntis or buntis na. Marami kailangan mga signs and symptoms. Ito, next natin. Hi, ma'am. Dalawang beses na po ako nag-PT pero negative pa rin. At last menstrual ko po ay noong February 28 to March 4. Pero po, parang may nararamdaman akong kakaiba or baka si isip ko lang po. Alright, so medyo bago pa yung February 28. So technically, hindi ka pa delayed, ma. Okay, ganito kasi yan. Kapag isip tayo ng isip, alam nyo ba na napaka-powerful ng isip natin, yung mental natin, ang daming pwedeng magawa na, alam mo yung mga bagay-bagay. Kaya I would say, ma, na relax and try not to stress yourself very much. Kasi hindi ka pa naman delayed. Hintayin na lang natin and then let's see. Kung hindi dumating yung menstruation mo, mag-PT ka. Okay, and this is for the last comment this time. Hi po, ako po dapat meron na ngayon. If hindi pa magkaroon ngayong month, hanggang katapusan magpapa-check up na po ako. Okay, this is more of a statement, not a question. Pero I would say, in my opinion, na hindi siya practical na magpapa-check up kaagad without even taking a urine pregnancy test. Kasi let's be practical here na magastos ang pagbubuntis. So I would suggest na
mag-take ka muna ng urine pregnancy test kasi unang-una accessible siya, mabibili mo siya sa mga big stores, sa mga pharmacies, ganyan, o mga sari-sari stores, tapos madali siyang gamitin. Kung may budget ka naman, ay pwede ka rin magpa-blood test para ma-confirm yung pregnancy mo. Based lang yun sa ginawa ko, pero kung gusto mo talaga magpa-check up, ay there's nothing wrong. Ay maganda yun, basta may budget ka lang at willing ka magpa-check up ka agad. That's one of the best option as well. Now, if you notice, I skipped mga long comments kasi mauubos yung time natin kakabasa ng comments. So, sasagutan ko na lang yun by myself. And I will still try to answer your questions by writing or replying to your comments. Pero, I hope you will watch this video. Sabi ko nga, para sa benefits ng iba nating manonood, para malaman na nila yung sagot bago pa nila itanong. I hope medyo clear yung mga sagot ko. And I'm so sorry, I can't help myself but to comment nang alam mo yon ng other opinion ko aside from just answering your question, kasi mas maganda rin ma-explain nang mabuti natin. I'm so sorry for talking too much. Meron pala sa nagsabi na ang dami ko daw sinasabi, ganyan ganyan. Once again, ma, I have to say this kasi hindi lang naman ako dito nagsasalita ng alam mo yon, ayokong yes or no lang. Kailangan may explanation kasi ayokong every time na may question sa utak mo ay tatanong ka ng tatanong, it's better na alam mo na eh, para ikaw na sa sarili mo mag-a-answer noon. It's for your own good naman, kasi I can do it. I can do it just to answer whatever you're asking. I don't have to explain such and such para mas marami pa yung, dumami pa yung kaalaman mo. I can do that, pero I don't wanna do that. Kasi gusto ko pare-pareho tayong matuto. Kasi kada basa ko, ayokong ako, sa akin lang yung knowledge. Gusto ko i-share din yun sa inyo. And I thank most of the subscribers na appreciate yon. And for those who don't, na ayaw nyong marinig yung mga explanations, yada yada, it's your choice. I-forward mo na lang yung video or skip mo na lang yung video, okay? That's it for now. Medyo napahaba na nga tayo. I will do more if this video will get views and magustuhan ng mga manonood natin, subscribers natin. I will do more sa ibang topics naman or sa ibang videos naman. Sa ngayon, nag-focus lang tayo sa sinyales at sintomas ng pagbubuntis part 1 and part 2. If you have any other questions, just keep on commenting at syempre, babalik-balikan natin yan, okay? Thank you very much for watching and for being with me, for always supporting our videos. I appreciate you guys so much. And don't forget to keep on browsing Mama Graziel at marami kayong matututunan dyan for sure. Yeah? I'll see you on the next video. Bye-bye.